Eto, paano kaya nila hinihingi yung miracle? So pareho lang ng hinihingi, miracle. Pero magkaiba ng response si Jesus. Yung isang humingi ng miracle, nag-effort si Jesus para mag-miracle at natuwa siya. Ito namang isa ngayon, nagalit siya. Wala na nga siyang ginawang miracle, nagalit pa. No? Hindi na nga siya nag-comply dun sa request nila, nagalit pa. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi ito request, demand ito. Basahin po natin, the Pharisees came to and began to question Jesus about English. Umi-English tayo. Okay, this is the NIV. Okay. The Pharisees came and began to question Jesus. To test him. Ayan, ha? They began to question him to test him. Okay. They asked him for a sign from heaven. Verse 12, he sighed deeply and said, why does this generation ask for a sign? Truly, I tell you, no sign will be given to it. Grabe, no? Grabe, no? Next. Then he left them, got back into the boat, and crossed to the other side. Ang ganda nito sa Pinoy version, no? Kinuha ko sa NIV kasi tapos ito sa Pinoy version, ang ganda-ganda. Kasi nga po, diretso rin ito eh, from Koine Greek ito. Okay, so, tapos diretso sa Taglish kung paano natin sinasabi ngayon. Tinan niyo po ha, so tingin ko nga mas nakuha pa ng essence na, mas nakuha pa ng Pinoy version yung pinaka-essence eh. Tinan niyo ha, tingin niyo ha. May mga Pharisees, okay, may mga Pharisees na gustong itest si Jesus. Kaya pinuntahan nila si Jesus para makipagdebate sa kanya. Tama naman, di ba? So to test him. So gusto nila makipagdebate sa kanya. Para makipagdebate sa kanya, humingi sila ng himala galing sa Diyos. Ano hinihingi nila? Himala. Anong sagot ni Jesus nung humingi sila ng himala? Huminga ng malalim si Jesus sa sama ng loob. Ito kuhang-kuha eh, sa English. Sa English kasi, napaka-decent ng pagkasabi that it's so easy to read over this and the content and the essence of the word would just fly over your head. Kasi the words are so prim and proper. So medyo hindi tuloy tumutusok. Tinan nyo ha? Pero syempre, powerful ang word ni Lord kahit na ano pang translation. Pero iba yung tusok sa atin dahil Pinoy tayo eh. Iba yung tusok sa atin ng sarili nating salita eh. He sighed deeply. Napabuntong hininga siya. He sighed deeply. Ang Tagalog nito, yan, huminga siya ng malalim. O, nagbuntong hininga siya. He sighed deeply. Dito, mas nakuha nila eh. Huminga ng malalim si Jesus sa sama ng loob. Sa sama ng loob niya dun sa tanong, no? Sa paghingi ng miracle. Sandali. Eh, di ba gustong-gusto ni Jesus nagmi-miracle? Bakit hiningan siya ng miracle? Ba't sama ng loob niya? Huminga ng malalim si Jesus sa sama ng loob at saka sinabi, Ba't kailangan pang humingi ng himala ang mga tao ngayon? Sabi niya, hiningan siya ng miracle, nabugnot siya. Eh, ba't ganun? Eh, bakit pag yung iba lumalapit? Kagabi lang eh, di ba? Kagabi lang usapan natin, eh, di ba? May lumapit kay Jesus, may dalang bulag, dala siya ng community nila, dala siya ng mga kaibigan niya, mga tao nagmamalasakit, tapos nakiusap sila kay Jesus, napagalingin yung bulag, nag-effort pa si Jesus. Hindi nagreklamo si Jesus, nag-effort siya. He took the blind man by the hand, hinawakan niya sa kamay, di ba? Tapos paglabas niya, sandali, palakpakan muna natin si Lord. Ang dami pala natin, hindi ko napansin. 357, ay grabe, palakpakan natin si Lord. Glory to God. Maraming salamat po kay Lord at maraming salamat po sa inyo. Okay, so, Jesus took the blind man by the hand. Nag-effort pa siya, inilabas pa niya sa city. So, isipin niyo kung ilang meters yung nilakad nila, tapos akay-akay siya ni Jesus. Tapos, hinawakan ni Jesus, tapos tinanong pa, ganyan-ganyan, di ba, napa-agracious ni Jesus. Pagdating dito, mga experts sa law ang nagtatanong sa kanya, mga believers ni Lord na experts sa law na sinulat ni Moises, na binigay ni Lord kay Moises. Tapos, humihingi sila ng miracle, ang sama ng loob ni Jesus. Ang sabi niya sa paghingi nila ng miracle, bakit? Ba't kailangan niya pa? Humihingi sila ng sign galing sa Diyos ng miracle, ang reaction ni Jesus.
nila, i-visualize natin ah. Paano nila hiningi yung miracle? So, magpakita ka sa amin ng... Kasi yung kagabi, nakiusap sila. So, kung nakikiusap sila, Panginoon, pwede po, ano, kung luloobin niyo po, kung pwede lang po, please, pakiusap po. Pagaling niyo naman po yung kaibigan po namin. Awang-awa na kami dito eh. Alam po namin, kaya niyo siyang pagalingin. Nakita na po namin yung mga miracles ninyo. At kunento po namin sa kanya. At naniniwala po kami. Naniniwala siya. Mapapagaling niyo po siya. Nakikiusap po kami. Nakiusap sila eh. Okay. Eto, paano kaya nila hinihingi yung miracle? So, pareho lang ng hinihingi. Miracle. Pero magkaiba ng response si Jesus. Yung isang humingi ng miracle... Nag-effort si Jesus para mag-miracle at natuwa siya. Ito namang isa ngayon, nagalit siya. Wala na nga siyang ginawang miracle, nagalit pa. No? Hindi na nga siya nag-comply dun sa request nila, nagalit pa. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi ito request, demand ito. This was a demand, this was a test. Okay, tinan ninyo ha. Kaya ang title natin, balikan natin yung title natin. Ano ang bakit mo? Ano ang bakit mo? Okay? Kasi sobrang importante po kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Okay? Although it's true that the end does not justify the means, pag gumawa ka ng mali para lang makuha yung dulo na tama, hindi kayang i-justify ng mali. Halimbawa, nagnakaw ka para makakain. Okay, so pwede ka naman hindi magnakaw, pwede ka naman manghingi o maghanap buhay, no? Pero kung talagang emergency na o ano, may magbabayad pa rin doon. Mag gumawa ka ng krimen, no? Kahit na maintindihan yung reason mo, may magmumulta para doon, no? Kung merong hindi pwede kang iisnab lang ng batas. At alam niyo po ba sa ano, sa lahat po ng faith sa buong mundo, sa lahat ng worldview sa buong mundo. Okay, ang Christian worldview lang po. Ganito yan ha, sa lahat po ng religion o ng belief system sa buong mundo. Pag ang deity nila, ang Diyos o ang gobyerno nila, kasi yung iba naman walang Diyos, gobyerno lang. Okay? So kapag ang Diyos ay nagbibigay ng awa o ng mercy, kapag nagbigay ng habag o mercy ang Lord, laging nasa sacrifice ng Diyos nila. Sino man yung Diyos nila. Lagi na sa sacrifice nila ng kanilang ideology o ng kanilang deity o ng kanilang kung sino man yun. Okay? Laging na sa sacrifice yung justice. Para makapagbigay ng mercy, kailangang isacrifice yung justice. Na, palusutin na lang, pagbigyan. Ganun lagi. Hindi possible sa lahat ng worldview sa buong mundo, sa lahat ng belief system sa buong mundo at sa lahat ng religion. Lahat ng religion sa buong mundo, tinan nyo sila, hindi na magbabanggit siyempre para hindi naman tayo makatapak ng husto, pero alam na natin kung ano yun. No? Wala dong, para maipakita ang mercy, kailangang isacrifice yung justice. At this very moment na nagpapakita ang Diyos nila ng mercy, kailangan isang tabi yung justice. Alam nyo po ba sa Christian faith lang po? Sa Christian faith lang po, ipinakita ng Lord, ng Diyos po natin, yung mercy niya, yung fullness ng kanyang mercy kasabay ng kanyang justice. Hindi isinacrifice ang justice. Okay? Ulitin ko ha. Hindi isinantabi ng Diyos ang justice. Sabay silang dumating sa iisang event, sa cross ni Jesus. Nagsabay yung justice tsaka yung mercy. Eh, yung justice ibinaba kay Jesus, yung mercy kinuha ni Jesus, yung parusa na para sa tao. Pero kailangan ibaba yung justice because the demand for justice needs to be satisfied for love to make sense at all. Okay? Kasi kailangan full circle po yan. God is love, God is just. If he is not just, it's not love. Okay? So nakuha niyo po, napaka-unique po ng Christian faith. Christian faith lang po ang ganyan. Okay, so ito po ang verse natin sa mga nagtatanong, Mark chapter 8 verse 11 to 13. Okay, balikan natin dito. Okay. Nainis si Jesus. Uy, meron po tayong nanonood from Thailand. Magandang gabi po. Good evening, sir. Nainis si Jesus. Sama ng loob niya. Basahin ko ulit ah. Huminga ng malalim si Jesus sa sama ng loob at saka sinabi, bakit kailangan pang humingi ng himala ang mga tao ngayon? Tapos hindi siya tapos ang sabi lang niya, sinasabi ko sa inyo, walang matatanggap na himala ang generation na ito. Himala, wala
bakit kailangan nyo ng himala? Wala. Alis na ako. Nag-walk out eh. Oh. Tapos iniwan sila ni Jesus. Nag-walk out. Nag-walk out si Jesus. Yan. Uy, we have people watching from the USA. Magandang gabi po. Yan. Tapos iniwan sila ni Jesus. Sumakay uli siya sa bangka. Saka pumunta sa kabilang ibayo. Sa kabilang side ng lake. Pag-isipan niyo itong mabuti. Bakit? Eh kasi nga, pag nag-backread ka, pag tinanong mo yung context ng conversation, this is why it's so crucial, no? To get the whole picture. Nakita niyo yung nangyari kay Pacquiao dati, yung interview sa kanya tungkol sa isang napaka-sensitive na topic na in-splice ng isang TV network. In-splice, ibig sabihin, no? 15 minutes yung interview niya, ang pinakita 5 minutes. Kaya sobrang misinterpreted siya ng tao. Nagsalita ako ng isang buong sentence, may subject, may predicate, merong phrase 1, may phrase 2. Tapos ang ginawa, yung phrase 1 lang. Kasi halimbawa ganito, halimbawa sinabi ko. Alam mo ang ganda mo sa ang alam mo ano eh, ang ganda mo pero perong sungit mo eh. Tapos hindi mo kinumpleto 'yun. Nilagay lang, sabi ni Ruther maganda siya. O ano ngayon, anong sense ng usapan? Anong sense ng usapan? 'Di ba? Wala na, hindi mo na ano, kailangan kunin mo yung buo eh. Kailangan kunin mo yung buong storya. Ah. Ito, pag dito mo lang, hala, ayaw ni Jesus na magbigay ng miracle, ang damot naman niya. Pero pag tininan mo dito, ang sabi ni Jesus, pag tininan mo, pag binalik mo sa verse 11, yung mga Pharisee, anong gustong gawin? I-test si Jesus. I-test. Alam niya naman na po si Jesus kung paano sumagot pag alam niyang sinusubok lang siya eh. Tama. Grabe siya sumagot kay Satan, ang galing, no? Ilang beses niyang pinagbabara si Satan gamit din yung scriptures, no? Tapos natatandaan niyo yung lesson natin tungkol dun sa babae na nahuli sa pakikiapid na dinala kay Jesus at gusto nilang ipabato. Diba? Natatandaan niyo yun, yung sagot ni Jesus dun. No, grabe, no? So kinorner niya, binara niya yung mga ano, barado, walang makaporma. Bakit? Alam niya kasi na tinitest lang siya. Dito ganun din. Eto, hindi po sila nagre-request o na nakikiusap para sa isang miracle. Nagde-demand po sila sa isang miracle. At kahit na alam nila, ilang beses na nilang nakita na ang daming ginawa ni Jesus ng miracle, eto sila itong mga nagmamagaling, darating kay Jesus at sasabihin nila, hindi, kailangan gumawa ka para sa amin. Gawa ka ng miracle para sa amin, para makita namin. Ibig sabihin, gusto nila si Jesus mag-perform, sila yung panel of judges. Ulitin ko ah. Gusto nila si Lord mag-perform, tapos sila yung mag-judge kung papasa yung performance ni Lord. And the sad thing is, a lot of us have done this without us even knowing. Ginagawa nating audition yung relationship natin kay Lord at siya yung nag-audition at tayo si Simon Cowell. At pag di natin nagustuhan, ibabuzz off natin siya. At pag nagustuhan natin yung ginawa ni Lord, i-golden buzzer natin. Ginagawa natin contestant si Lord. Ang saklap. Ang sakit kay Lord nun. Sabi niya, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kaya ang title natin, sabi niya kay Satan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ito yung ginagawa sa kanya, sinusubok siya. Tinitingnan kung papasa siya, tinitingnan ng mga Pharisee, tinitingnan kung papasa yung performance ni Jesus sa standard nila. Anong ginawa ni Jesus? Dalawa, ng bara at saka ng walk out. Yun ang response ni Jesus. Kung pinag-audition mo si Jesus sa buhay mo, ano, sige, ganito gawin mo, pag ganito ginawa mo, kailangan pasado yung performance mo sa akin, yung blessing mo Lord sa akin, kailangan pasado sa taste ko ha. Pag pasado sa taste ko yung gagawin mo, edi sige, magsiserve ako sa'yo. Ang gagawin ni Lord, babarahin ka, tapos mag-walk out. Hindi natutuwa si Lord sa ganun. Nung ginawa ni Jacob yun, hindi siya nagde-demand. Gumagawa siya ng pledge ng covenant. Lord, pag blines mo po ako, it was a plea of faith. Lord, pag blines mo po ako, lahat ng ibibigay mo po sa akin, magbabalik ako ng 10%, ibibless. Hindi katulad nito, ito, tinitest si Lord. Hindi, gawa ka nga ng miracle sa amin, tinan namin talaga kung talagang... samantalang bago to, tinan nyo, balikan nyo sa Matthew.
tinan ninyo eh, pinagbibintangan pa nila si Jesus ng kung ano-ano. Di ba nung sinundo pa si Jesus ng family niya, pinagbibintangan ng mga tao si Jesus na sinasapian daw ng demonyo si Jesus at si Jesus daw ay binigyan ng kapangyarihan ni Beelzebub kaya siya nakakapagpalayas ng mga demon possessed. Tapos magpapakita sila kay Jesus, hihingi ng miracle? Saan sila kumuha ng lakas ng loob at saka ng kapal ng mukha para gawin? Ang titimbi nila sa... Hindi pa na-invento kape yata nito. Wala pang kape nito. Oh, yun, no? Kulang sa kape talaga itong mga Pharisee na ito. Eh, no? Kung na-invento na yung kape, malamang sinabi ni Jesus, magkape nga kayo. Kulang kayo sa kape. O kaya nilagyan nila ng gatas yung kape nila kasi yung gatas pampalakas. Ay hindi, dapat pala kung kulang na kulang ka sa nervyos, dapat lagyan mo ng... Pag masyado makapal ang mukha, kailangan lagyan nyo po naman. May kaibigan kayo, masyado makapal ang mukha. Eh, pagkapihin ninyo. Pero yung kape, lagyan nyo ng gatas. Kasi yung gatas, pampalakas. Eh, yung kape, pampanerbios. So, pampalakas ng nervyos. Pag... Nag-walk out po si Jesus. Eto, eto pag-isipan ninyo. Sa tingin nyo, masaya si Jesus nung nag-walk out. Sa tingin nyo, masaya si Jesus na hindi siya gumawa ng miracle. At iniwan niya yung mga Pharisee. Ano sa tingin niyo? Masaya siya noon? Yay, nabara ko sila. Ang galing ko. This was a sigh of desperate. Ito to. He was really, really upset. Huminga siya ng malalim. Huminga ng malalim si Jesus sa sama ng loob. Verse 12. Sa sama ng loob at saka sinabi, bakit kailangan pang humingi ng himala ang mga tao ngayon? Alam niyo po, when it comes to miracle, pakinggan niyo po ito. 100% I believe that God is the God of miracles and there will be times that He will really, really divide the sea for you, literally. Okay? But listen, people of God, listen. Unang-una, yung sinabi ko kanina, wag po nating ituring na contestant si Lord na nag-o-audition sa buhay natin. Okay? Hindi. That's nakakakilabot na itrato natin si Lord ng ganun. Hindi, sige, pag hindi mo ginawa, hindi ako susunod sa'yo. Pag di mo sinunod, hindi na ako magbibigay. Pag di mo sinunod, hindi na ako attend. Hindi na ako makikinig dyan. Hindi na ako, bahala ka sa buhay mo. Ibabuzz off kita, sasarahan kita ng kortina pag di mo ginawa yung gusto ko. Alam niyo po, kung bakit ganito yung response ni Jesus. Hinihingian siya ng miracle. Obviously, mali yung motive. Ayaw niyang magbigay ng miracle sa mali ang motive. Tanong niyo bakit? Tanong niyo bakit? Mag-type kayo dyan, bakit? Hintayin ko. Bakit ayaw ni Lord magbigay ng miracle sa maling motibo? Kasi kahit yung tao na humihingi ng miracle sa Diyos na mali ang motibo na sinusubukan lang ang Diyos o makasarili lang o kung ano man ang motibo niya, bukod sa paglapit sa Diyos na may kababaang loob at pagkilala sa pagka-Diyos ng Diyos sa kapangyarihan ni Jesus na gawa ng miracle, dun, imbis na yun ang dapat ang motive niya, kung ano-anong motibo niya. Pag mali yung motive mo, ayaw ni Lord magbigay ng miracle. Alam niyo kung bakit? Kasi mahal ka niya. Ulitin ko ah. Kaya ayaw ni Lord magbigay ng miracle sa isang tao na humihingi galing sa maling pagkaintindi ng nature ng miracle at ng purpose ng miracle. Kaya ayaw niya magbigay sa mali ang motibo, mali ang dahilan o mali ang pagkaunawa sa miracle ni Lord. Kasi mahal niya yung humihingi, kaya ayaw niyang bigyan. Huh? Kasi po, eto yung nature ng miracle. Painggan niyo po. Since the beginning of creation, since time immemorial, okay? Mula ng tinayo ni Lord, sa Genesis, naglagay na po si Lord ng law of nature. Okay? Hindi pwedeng mauuna ang ani bago ang tanim. Tanim muna bago ani. Dilig muna bago lago. Gabi, araw, umiikot, hindi mo yan mapipigilan. Okay, nilagay ni Lord yan. There were instances in the Bible, katulad kay Joshua, huminto yung araw. Okay? There were, pero ilang beses ba nangyari yun?
Diba? Sige, labas ka bukas, sabi pa ito yung may araw. Tingnan mo kung susundin ni Lord. No? Ilang beses yun nangyayari? Because there's a reason it's called a miracle. Now, bakit pag mali yung motive, no? Mali yung reason, kung ano man, ayaw ni Lord magbigay? Kasi ito ang nature ng miracle. Okay. Ito po, tinanin ninyo maigi ha. You do a survey. When I say survey, you read through it, book by book, story by story, narrative by narrative. Not, ano ah, not picking up verses that you like. Hindi ganun. Okay? So, tinan mo yung buong story. Sa ano pa lang, sa Pentateuch, sa first five books ng Bible. Tapos punta ka kila David. Okay? Punta ka ng Chronicles, punta ka ng Samuel, tinan mo yung story nila. Every time, halimbawa yung Exodus, yung miracles po sa Exodus, sunod-sunod yan. Nung nag-umpisa nang mag-reveal si Lord at makialam si Lord, mag-intervene dun sa history, dire-diretso, wala na makapigil. Bang-bang na yung bang-bang-bang. He was literally dropping bombs, one after the other. Okay? Sabi ni Philip Yancey, he has heard thousands of preaching, literally, thousands or hundreds of preaching about the 10 plagues, about the Exodus, about the miraculous dividing parting of the Red Sea. Pero wala pa daw siyang narinig na preaching tungkol dun sa 400 years of silence, 400 years na yung mga Israelites naging alipin dun sa Egypt, and they were calling God's attention. And God had to make them wait for 400 years bago niya ginawa yung miracles of biblical proportion. Yun yung sinasabi, kapag ang catastrophe matindi, biblical proportion, di ba? Yung mga plagues, bago niya yung ginawa. Ba't ganun? Diba? Halos walang nagpipreach ng kulto sa 400 years of silence na waiting period ng Israel. Tinan ninyo, hinati ni Lord yung dagat. Tapos anong nangyari sa mga Israelites? Ano, diba? Okay, malaya sila. Ganyan. Tapos may mga sumuway. Anong nangyari sa mga sumuway? Nagrebelde si Cora. Anong nangyari? Kinain ng lupa. Tatandaan nyo? Gumawa siya ng sarili niyang faction. Nagrebelde siya sa leadership ni Moses. Nagrebelde siya sa directives ni Lord. Kinain sila ng lupa. Literal, kinain ng lupa. Okay. Si David. Nag-miracle si Lord sa kanya, antitindi ng miracle ni Lord sa kanya. Si Goliath, antitindi ng miracle. Ba? Tapos may ginawa siyang violation. Ano nangyari? Nag-grow yung violation, naging cancerous, tapos pinagalitan siya ni Nathan, galit na galit si Prophet Nathan sa kanya. Tapos hanggang tumanda na siya, doon na nag-full bloom effect yung ano, nag-full grown na yung cancer ng sin niya, yun na, nasira yung kingdom niya. Bukod pa dun sa namatay yung baby niya, yung dapat kuya ni Solomon, namatay. Bakit ganun? Kasi po ganito yan. Listen ha. Every time in the Bible, tell me if I'm wrong, every time God intervenes, because miracle is literally an intervention of God, kasi nag-set na siya ng rules. Lahat ng law of nature, hindi yan masama kasi si Lord ang nag-create at naglagay niyan. Okay? Pag hindi ka natulog, sisipunin ka, tapos pag inignore mo yung sipon, lalagnatin ka. Ibig sabihin, yung sipon, yun ang alarm ng katawan eh, na yun ang unang sign na humihingi siya ng pahinga, ipahinga mo ko. Pag sinisipon ka po, yun ang unang sign, lalo pag nagtutubig yung runny nose, sinasabi ng katawan mo sa'yo, itulog mo na ako, kailangan ko ng tulog. Pero pag hindi mo pa rin siya pinansin, magiging lagnat na siya. Yung sore throat, magiging lagnat. Tapos pwede na kung anong mangyaring complications. Okay? Nilagay ni Lord yun na batas. Hindi yung masama. Nasasaktan tayo, hindi yung masama. Kasi pag hindi ka na nasasaktan, paralyzed ka na. Yeah? So hindi yung masama. Gift yun. Okay? Yung ibang tao, galit na galit sa Diyos kasi nakakaramdam tayo ng sakit. Imagine mo kung hindi ka nakakaramdam ng sakit. Nasagi yung kamay mo ng ano, nasagi nung sasakyan, lumipad na yung kamay mo, hindi mo alam. Wala ka na palang kamay. Isipin nyo. Diba? Gift yun. Yung alert system ng body. No? Now,
So pag miracle, lalo mga major miracle ganyan, biblical proportions, no, papadala si Lord ng plague para iligtas yung ano, hahatiin yung dagat, para ganyan, bubuhayin yung patay, papakain ng libo-libo. Ang expectation ni Lord dyan ito, okay? Ito ang demand ng miracle. Pakinggan nyo ha. Pag gumawa si Lord ng isang major miracle, kailangan mong sumunod. You are bound to obey in the presence of such a great outworking intervention of the Creator God Himself. Okay, hindi ito kaswalan. Okay, nakelam sa system ang Diyos para sa iyo. Kaya ini-expect ng Diyos na susunod ka. Kaya pag tininan ninyo, pag may malaking miracle tas may malaking disobedience, ang laki nung nangyayaring catastrophe. Hindi sumunod si David, ang dami namatay, 70,000. Bakit, masama ba ugali ng Diyos? Hindi. Yung ano, nahati yung dagat, tapos nagrebelde yung mga tao, ang dami naman tayo, kinagat ng aso. Bakit? Bakit ganon? Ano, mainit lang ulo ni Lord? Hindi. Kasi kung hinati na ng Diyos ang dagat para sa'yo at nakita mong bumukas ang dagat, tapos sumusuway ka pa rin, saan ka susunod? Wala ka susundin. Nakuha niyo po, nagpakita na ng Diyos ng matinding ano eh. Tapos hindi mo pa rin siniseryoso. Kaya hanggat maaari, kung mali, alam na ng Diyos na kahit gumawa siya ng miracle, hindi ka pa rin susunod, hindi na lang gagawa. Bakit? Mapapahamak ka eh. Kasi yun ang rules ng miracle. Ang rules po ng miracle, every time you receive a miracle from God, you are bound to obey. Kailangan ng obedience pagkatapos ng miracle. Pag hindi ka nagbigay ng obedience, iikot yung miracle, masisira buhay mo. Sabi ni Jesus dun sa pinagaling niya, go and sin no more. Or something else might happen, something worse might happen to you. Pag ginawa, yun ang miracle. Yung iba obsessed na miracle, gusto miracle, hindi nila alam ang, hindi nila alam ang ini-expect ng Diyos na behavior sa tao pag gumawa siya ng miracle. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko. Kasi kung sa mismong harap ng napaka-amazing na miracle, hindi ka sumunod, wala kang susundin kahit ano. Hindi mo hinati na ng Diyos yung dagat para sa'yo, tapos matigas pa rin ulo mo. So, ano, magpapalambot ng ulo mo? Eh, parusa darating sa'yo. Nakuha niyo po? Hindi po ako galit. Nag-i-explain lang. This tells you, kaya ganito behavior ni Jesus dito. Kaya siya nag-walk out. Bakit? Kung nagpakita siya ng miracle dyan, hindi naman din susunod yung mga yan eh. Eh anong kasunod pag hindi ka sumunod pagkatas ng miracle? Mapapahamak ka. Every time mag-miracle ang Diyos, major miracle, antindi, tapos pagkatapos nung babastusin mo yung ginawa niya, mapapahamak ka, sinasabi ko sa'yo. Kahit nga lang sa natural law eh. Isipin mo, hindi ka qualified. Halimbawa, hindi ka qualified sa trabaho. Hindi ka qualified. Ang ginawa ng boss, sa sobrang awa niya lang sa'yo, tinanggap ka, tas pre-promote ka. Tas ang ginawa mo, lagi kang absent. O tanggal ka agad, sigurado. Tanggalin ka agad. Nakuha nyo? Ginawan ka na ng sobrang buti, tapos babastusin mo yung kabutihan niya. Nakuha nyo? Kaya, pag nakikita ng Lord, may foreknowledge siya, nakita niya, hindi ka rin naman susunod, hindi na lang gagawa ng miracle. Kasi mapapahamak ka lang eh. This is not to say na yung mga naghihintay pa ng miracle kay Lord, eh hindi sumusunod. Hindi po ganun. Okay? Kasi obvious naman dito. Obvious naman dito eh. Na yung mga humihingi ng miracle sa kanya eh, mali yung motive eh. Nang susubok lang, ginagawang audition si Jesus, ginagawang contestant, at sila yung judge. Kagaya sinabi ko kanina, ang laki insulto nito. Kaya ang ginawa ni Jesus, sabi niya, wala. Hindi. Sa simple salita, ganun. Miracle? Wala. Kailangan pa ng miracle. Ilang beses nyo na ako nakita eh, tapos gusto nyo mag-miracle ako sa harap ninyo ngayon, wala naman ang dahilan. Ang dahilan lang kasi gusto ninyo. Ano ko, clown? Pagsisirkus-sirkusin nyo ako dito sa harap nyo? Hindi, wala. Alis na tayo, lipat tayo sa kabila. Nakuha nyo? Lipat tayo sa kabila. Ganun. Bakit? Kasi kung gumawa ng miracle si Lord doon,
hindi rin naman sila susunod. Ang laki ng judgment na darating. Kaya maghinay-hinay po kayo sa obsession ninyo sa miracle. Maganda yung miracle. Galing kay Lord yan. Pero there's a reason it's called a miracle. Eh kung araw-araw lang nangyayari lang, lahat na lang ang gusto mo, ibibigay ni Lord, lahat na lang. Lord, pay yung kotse ngayon na. Lord, ipagalingin mo ako ngayon na. Hindi ako magpapahinga, hindi ako mag-ano, basta gagaling ako ngayon na. Kakainin ko lahat ng bawal, basta hindi ako magkakasakit. Ngayon na agad, ngayon na, ngayon na, ngayon na. O edi wala na, hindi na miracle ang tawag doon. Kung susundin ni Lord lahat yun, yun na yung normal. O eh, ano pa miracle? Edi wala na miracle. Dali po, basahin ko lang to ha. Ano? Magundayo, watching from. Totoo po yan. Ito ang ano, ito ha, yung under grace, di ba? Pag gusto ko, tingnan nyo ito mabuti ha, under grace, di ba? Under grace tayo. Kailan yung kay Ananias sa kay Sapphira na nagsinungaling sila sa Holy Spirit? Kailan nangyari yon? Under or before, ano? Under the law or under grace? Sa mga Bible readers dito, kailan nangyari yon? Under grace nangyari yon. Aware sila na si Jesus nag-resurrect. Tapos nakuha nilang magsinungaling. Ibig sabihin, sobrang tigas mo nun. Sobrang-sobrang tigas mo nun. Yun ang kapalit. Huwag po kayo makikipagmatigasan sa Diyos. Oh. Hindi ho nabibiro ang Diyos. May sense of humor siya, pero hindi siya nabibiro. Ibig sabihin, hindi siya nai-insulto. Hindi mo siya pwede insulto. Eh. Diyos yun eh. Ngayon ito. Kaya sabi pala sa Matthew, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Kaya si Jesus, hindi niya binigay yung miracle, nag-walk out na lang. Nag-walk out na lang siya. Kasi alam niya yung mga humihingi ng pearls eh, tapos gusto nila, tatapakan lang nila eh. Kaya nga sabi ni Ravi Zacharias, ni Dr. Ravi, pag may nagtanong sa'yo, tanongin mo muna siya para malaman mo yung intensyon ng tanong niya. Okay? Kasi kung nakita mo na yung intensyon ng tanong niya ay mali, halimbawa gusto ka lang niyang insultuhin, eh walang pupuntahan yung usapan kahit anong paliwanag mo. Wala kayong pag-uusapan. Nang-aasar lang eh. Pag nagpaliwanag ka dyan, napakahaba, buklatan ng libro, napakahaba, history, evidence, science, lahat, napakahaba. O pagkatapos, ano sasabihin? Eh di ko na magaling, eh di wow, eh di wow. Eh di wow. Wala, pupuntahan yung usapan. Pero kapag ang humihingi ng miracle, you ask the Lord for a miracle from a sincere heart and your the context of your asking is out of love. Because these three remains, sabi ni Paul, di ba? 1 Corinthians 13, faith, hope, and love. At ito yung foundation mo na humingi ka sa Lord ng miracle. Alam niyo, may mga maliliit na bagay na kinukonsider natin na miracle. Halimbawa, yung trabaho, di ba? Sana magkatrabaho ako. Miracle yun. Bakit? Kasi it's acknowledging that you yourself is helpless without God's help. So whatever happens, it's a miracle. Kuha nyo? Coming from a grateful heart, whatever happens to you, whatever you receive, miracle yun. Humingi ka ng Diyos ng kotse, binigyan ka ng bike muna, miracle pa rin yun. Kuha nyo? Kasi tama yung motive mo. Kasi ina-appreciate na ano mo, nakikita mo na hindi mo naman kaya talaga on your own. Etong mga humingi kay Jesus, gusto nila sa yung, sila yung panel of judges. Ayan ginawa ni Lord, nag-walk out. Wag na wag po na ito, sinulat to dito para wag nating gayahin. Wag na wag po nating gagayahin to. Parang yung isang isang bata out of his innocence naman tawan-tawa ako dito sa story na to eh. Isang bata nagpipray siya sa chapel. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng bike po, bigyan mo ako ng bike. Pingin ng bike po, pingin ng bike. Tapos pangalawang araw, pingin ng bike. Gusto ko kulay red na bike, kulay red. Doon niyo po ilagay po sa may ano ko sa may bukas po pag gising ko dapat nandoon na po siya sa ano sa
ano sa aking ano sa harap ng gate namin. Amen. Ayaw pa rin. Alam niyo ginawa niya, kinuha niya yung doon sa sala nila, may image doon ni ano ni Mama Mary, kinuha niya, tinago niya, nilagay niya sa ilalim ng unan. Tapos nag-pray siya ulit, punta siya doon sa chapel, pray siya, sabi niya, "Dear Jesus, Jesus, kung gusto mo pa po makita yung nanay mo, bigay mo na yung bike ko." Joke lang, joke lang. Nang hostage na. Hindi niya naiintindihan. Diba? So, wag tayong ganun. Wag natin hino-hostage si Lord. No? At hindi rin nag-audition si Lord sa atin. Lord natin siya. We submit to His will. And whatever He gives us, we appreciate. Okay? At irespeto po natin yung mga batas ng kalikasan na nilagay niya. Batas ng kalusugan, batas ng nature. Okay? So, yun. Yun po ang lesson natin tonight. Ano ang bakit mo? May hinihingi ka kay Lord? Itanong mo sa sarili mo, bakit mo yan hinihingi? May ginagawa ka para kay Lord? Tanong mo sa sarili mo, ba't mo yung ginagawa? Kasi sobrang importante kay Lord yung bakit. Kagabi lang eh, may humingi ng miracle kay Lord eh. Ang saya-saya niyang ginawa eh. Ngayon naman sa lesson natin ngayon, may humingi ng miracle kay Lord. Nagalit si Lord, tas nag-walk out. Alam niyo kaibahan? Yung bakit. Bakit mo hinihingi? Bakit mo ginagawa? Ano ang bakit mo?